Magandang araw mga idol. Sa video natin ngayon ay mag-share lang ako sa inyo kung paano ba maglinis ng auto drain valve. So ito yung ating auto drain valve mga idol. Kalimitang ginagamit ito sa mga air compressor system para maiwasan na makapasok yung tubig sa loob ng ating makina. So kapag nakapasok ang tubig sa loob ng ating makina mga idol, ang tendency niyan, kakalawakin yung mga parts ng ating makina at posibleng masira din ang ating makina. Nagkakaroon ng tubig ang ating air compressor system dahil sa air ambient na pumapasok sa inlet ng ating air compressor. So, ito yung ating auto drain valve mga idol. Ito yung inlet. Ito yung PCB or printed circuit board. Ito yung solenoid. At ito yung outlet. So, yung sensor nito is nasa loob ng PCB. So, tara mga idol, kakalasin ko na to at nang malinisan na rin natin. So, tatanggalin ko muna itong hose ng outlet. At kakalasin ko na rin ito mga idol. So, ito na yung ating auto drain valve mga idol. So, sa paglililinis nito mga idol, dapat kakalasin natin itong PCB or printed circuit board para hindi mabasa, kasi kapag ka nabasa yan mga idol, baka hindi pa ito gumana, so magkakaroon niya ng short circuit. Ito naman yung electronic board nito mga idol. Bali, kakalasin ko na rin itong maliit na screw dito mga idol. Andito kasi yung electronic drain sensor nito. So ito yan mga idol, ito yung nagkukuman sa ating solenoid kung kailan mag-open or close yung kanyang valve. So, kakalasin ko na rin itong lock nut nitong ating housing cover, nitong ating electronic drain sensor. So, sa pagkakalas nito mga idol, dapat dahan-dahan lang kasi napakasela nito kasi plastic lang to. So, mahirap na tayo makahanap ng spare parts nito. At kalasin na rin natin itong power supply ng ating solenoid valve. At eto naman yung ating solenoid valve mga idol. Ito yung nagre-release ng tubig. Kapag nakadetect yung ating sensor, magkakaroon ng contact yung ating solenoid. Kapag nagkaroon ng contact yung ating solenoid mga idol, since mayroong spring yung ating solenoid valve, aangat yung ating diaphragm. Kapag umangat yung ating diaphragm mga idol, syempre magre-release na yung tubig ng ating auto drain valve. Ito yung ating solenoid valve mga idol. So mayroon siyang spring dyan sa loob. Yun yung nagpapaangat sa ating diaphragm. At ito naman yung ating diaphragm mga idol. So kapag ka umangat dyan mga idol, magre-release yung tubig ng ating auto drain. At ito yung ating diaphragm. Okay pa naman siya mga idol, hindi pa siya worn out. Ito, kakalasin na rin natin. Ito yung outlet ng ating auto drain mga idol. So kapag lumabas dito yan, magre-release yung tubig ng ating auto drain. So, tatanggalin ko muna itong maliit na cover mga idol para hindi sakabal dito sa pagkakalas ko ng housing nitong electronic drain sensor. So, sakabal mga idol eh. So, malambot na siya mga idol. Pwede na rin kamayin. So, ito siya mga idol. Napakarami mga idol. Ito yung ating sensor. Kapag nakadetect mga idol, magre-release yung ating solenoid valve. So, ito yung loob mga idol. So, kakalasin ko na rin yung Allen bolt.
Ito na yung loob ng ating auto drain valve, mga idol. Oo, napakarumi. Napakaraming langis. Mukhang mahirapan na tayo maglinis nito, mga idol. So anyway, naganda naman ako dito ng tubig na mayroong sabon. Habang naglilinis ako nito, mga idol, shout out muna kay paring Dionisio Bandoho, number 13, at kay Randy Dimaano. Maraming maraming salamat din sa mga sumusuporta sa YouTube channel ko. Mahigit 7,000 subscriber na tayo, mga idol. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga gusto pong magpa-shout out dyan, mga idol, pwede po kayong mag-comment sa baba. At isa-shout out ko po kayo sa next video ko. Maraming maraming salamat po. So ayan, mga idol, napakalinis na at napakakintab. Baka naman sa sobrang linis nito, nakawi naman to. So assemble na natin, mga idol, para matapos na. So bago natin ibalik ito, mga idol, siguraduhin muna natin na nakakabit pa rin yung o-ring. So kapag nakalimutan yan, mga idol, magkakaroon ng leak yung ating auto drain. So uulitin ulit yung trabaho. At itong diaprhagm, mga idol, siguraduhin natin na tama yung ating pagbabalik. Kasi kung baliktad yan, mga idol, dire-diretso lang yung tubig nyan. At itong spring, mga idol, huwag natin kakalimutan kasi hindi gagana yung ating diaphragm kapag walang spring.
So ibabalik ko na rin itong ating sensor, mga idol. So dapat huwag natin kalimutan yung lock nut, mga idol. Kasi gagalaw-galaw yung ating PCB niyan kapag walang lock nut. At saka huwag naman masyadong pagkahigpitan, mga idol. Baka mabasag pa yung ating lock nut kasi plastic lang naman ito. At itong sensor, siguraduhin natin na tuyo. At bago natin takpan, mga idol, tuyuin muna natin kasi baka natalsikan ng tubig. Kasi pag nabasa itong ating electronic board, mga idol, magkakaroon ito ng electrolyte or corroded at posibleng mag-short circuit din ito. At itong supply ng ating solenoid, mga idol, baka naman makalimutan natin na hindi may balik ito. So hindi ito gagana, mga idol, kung wala itong power supply. At linisan na rin natin, mga idol. Pupunasan natin. So ngayon, mga idol, tapos na nating linisin itong ating auto drain valve. So lalagyan ko lang ng bagong Teflon itong ating inlet. So ngayon, mga idol, tapos na po yung ating video. Sana ay nagustuhan nyo po. At kung may mga katanungan po kayo tungkol sa video na to, pwede naman po kayo mag-comment sa baba. Hanggang sa muli, mga idol, maraming salamat. Thank you for watching.